Hello, mga kababayan. Ako po si Trace Trajano at akin pong ibubunyag ang sekreto ng milyonaryong OFWs. Ako ho ay isang anak ng isang OFW at alam ko ang mga pinagdadaanan ang mga naranasan ng mga OFWs. Ang ilang mga OFWs sa halip na yumayaman ay lalo naghihirap. Well, bakit? Dahil ang ibang OFWs, hindi ko alam kung ikaw ay nakaka-relate dito, pero pag-uwi nila, buhay mayaman. So ang iba, may mga bisyo. You know? Alak, babae, sugal, at gastos na nagastos. So buhay mayaman pag-uwi, pero nagkakautang-utang pa, kaya kailangan mumalik ng barko. Okay? So, hindi ganito ang paraan para maging milyonaryo. Okay? At aking ibubunyag ang sekreto ng milyonaryong OFWs. Ang unang step, ang unang hakbang sa pagiging milyonaryo ay kailangan mag-ipon. Okay? I suggest mga 10 to 20% ng kikitain mo ay iipunin mo. Okay? Yun muna ang unahin mo. Sa Ingles, ito yung tinatawag na pay yourself first. So, dahil ang ibig sabihin nito, karamihan sa atin, bayad ng bayad sa ibang mga tao muna. Okay? So, binabayaran mo yung gobyerno, yun yung buwis or taxes, binabayaran mo yung mga pangangailangan ng pamilya mo, binabayaran mo yung mga utang mo, pero nakakalimutan natin na bayaran yung sarili natin. At kailangan natin mag-ipon, magtipid, dahil ito ang foundation ng pagiging milyonaryo. Okay? So, for example, ang kita mo kada buwan ay 100,000 pesos. Ipunin mo yung 20%. Sa 10 buwan na pagtatrabaho ng mga seaman, makaipon na sila ng 200,000 pesos. Okay? Pero ang pag-iipon, hindi enough. Hindi sapat ang pag-iipon ng pera lamang. So, kailangan mong magpundar o mag-invest. Una-una, kailangan mong matutong mag-invest. Mayroong tatlong klase ng assets. Ang asset ay mga bagay na naglalagay ng pera sa nagpo-produce ng pera o ng salapi, okay? So ang mga tatlong klase ng assets ay negosyo or businesses, real estate, yung mga bahay, apartment, etc., and then stocks, okay? So ang pag-iipon hindi enough. Kailangan mo magpundar or mag-invest. And then kailangan mo ring i-reinvest yung kita mo o ipundag uli yung kita. Okay? Dahil kung gagrasusin mo rin yung kikitain ng mga assets mo, yung mga assets mo na to, ang objective is magkaroon ng madaming assets such that yung mga assets na to ang nagpo-produce ng salapi o ng pera para sa iyo. Okay? So sa English, you want to make your money work hard for you rather than you working hard for money. Bilang isang OFW, alam ko na mahirap magtrabaho sa barko. Alam ko dahil yung tatay ko, OFW. Okay? So, ang gusto mo mangyari is magkaroon ka ng madaming mga assets, tapos yung mga assets mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Kaya kailangan mong ipundag uli ang kita ng mga assets mo. You have to reinvest your profit. Hindi mo ito dapat gagastusin. Okay? So, halimbawa, meron kang, sa pag-iipon mo ng pera, nag-ipon ka ng 200,000, nakabili ka ng sari-sari store. Yung sari-sari store na to, kung i-manage to na properly, i-set up mo na properly, may mag-aasikaso talaga, you know, you can envision na it can produce 20,000 pesos kada buwan. So, sa loob ng isang taon, habang nagtatrabaho ka rin sa abroad o sa barko, meron ka ng 240,000 pesos, okay, na tinipid mo yung kinita nung sari-sari store mo. Ngayon, yung 240,000 pesos mo, pwede mo ngayon bilhin ang isang, let's say, gotohan, okay?
So let's say mayroong isang Goto franchise na ang tubo niya 30,000 pesos kada buwan. So let's say binili mo siya ng year 2010. Nag-ipon ka, you know, and then at the end of year 2010, meron ka ng sari-sari store, tapos meron ka na rin, nakabili ka na rin ng isang Goto franchise. Okay? Ngayon, ang mali nung iba is ginagastos nila ang kinikita ng sari-sari store at, you know, nangangahulugan, wala ka na ngayon pang bili na iba pang assets. Okay? So, kailangan mong ipunin din at ngayon, i-reinvest yung kinita nung sari-sari store. Such that by year 2011, for example, ngayon, meron ka ng sari-sari store that na nagpo-produce ng 20,000 pesos kada buwan at meron ka namang Goto franchise na nagpo-produce ng 30,000 pesos kada buwan. Pag inipon mo to, meron ka ng 600,000 pesos, di ba? Ngayon, pwede ka na makabili ng isang, let's say, four-door apartment na maybe foreclosure, tapos ang tubo niya, 50,000 pesos kada buwan. You know, you can accomplish this by year 2011. So, sa dalawang taon lamang, kung i-compute mo yung mga numero dito, yung 100,000 pesos na kita mo kada buwan is mapapalitan mo ng mga assets na nag-produce ng pera. Okay? And posible lamang ito kung nag-iipon ka, nag-i-invest ka, at yung kinikita ng investment mo, nag-i-reinvest mo sa ibang assets or the same assets. Okay? So, bigyan kita ng, magbibigyan ko ng dalawang halimbawa ng dalawang tao naging milyonaryo, okay, na pareho silang OFW. Si Bobet Cabuang, isang nurse sa US, nagtitrain lamang siya na nurse. Wala siyang masyadong kinikita talaga kung tutusin. Pero, disiplinado siya, nakatipid siya ng 50% nung kinikita niya. Okay? Tapos, ipinundar niya ang kinikita niya sa isang negosyo na lending na kumikita siya ng 4% kada buwan. Okay? Ang lending na to sa Pilipinas, so, minamanage ito nung nanay niya habang nasa US siya. Okay? Tapos, tinipid niya pa rin yung kinikita nung lending. Nilagay niya naman ito sa isang internet cafe. Okay? So, and then yung internet cafe, nagproduce din ng kita. In addition, kumikita pa rin yung lending. So, sa loob lamang na isang taon, si Bobet ay isa ng milyonaryo at hindi na niya kinailangan magtrabaho pa sa Amerika bilang isang nurse. Dahil isa na siyang businessman at meron siyang internet cafe na meron siyang 30 tao na na employees. So 30 pamilya ang umaasa sa kanya ngayon dahil sa tatlong bagay na ginawa niya, nag-ipon, nag-invest at nag-invest ang kanyang kinita para lalo pang lumalaki ang kinikita niya kada buwan. Isa namang estudyante ko rin na naging milyonaryo ay si Jessie Raquel. Yan ang kanyang asawa, si Apple. Again, nag-ipon, nagpundar siya, nakabili siya ng 10-door apartment na foreclosure. Tapos, sa pamamagitan ng aking coaching, so minentor ko siya, ginoach ko siya, nakabili siya ng bahay, nabenta niya, kumita siya ng ₱500,000. Okay? So, pag dinagdag yung apartment sa mga bahay niya, siya na ngayon ay isang milyonaryo sa pamamagitan ng real estate investing. So, pinakita ko ang dalawang halimbawa, isang naging milyonaryo sa pamamagitan ng negosyo at isang naging milyonaryo sa pamamagitan ng real estate. So, kabayan, ito ang gusto kong gawin mo. Okay? Kung gusto mo maging milyonaryo, basahin mo ang aking aklat, ang aking book, Think Rich Quick. Okay? Or magmiyembro ka ng buyfirstdeal.com. Again, that's buyfirstdeal.com. Yung membership, totally libre, totally free. So, just go to buyfirstdeal.com. And para maturuan kita kung paano ka maging milyonaryong OFW. Okay? Sige.